come, shout out the truth. Brothers and sisters, I would like to introduce to you these three kids besides me. They are my students, and they are the best performer students who can recite and can easily learn about the teaching of the Catholic Church. We are now Sunday, and it is August. Anong pizza natin yun? 21. August 21. Yung ating Facebook ngayon, mga kapatid, nag-loading. Ngunit dito naman sa ating YouTube, walang problema sapagkat malakas ang signal dito sa ating YouTube. No? So, dito naman sa ating Facebook, anong mangyari sa ating Facebook? Wait muna ha. Atin itong isolve. Share. Share to Facebook. Ayan na lang. Okay. Kasi dito sa ating Facebook, naglo-loading. We have a technical slow signal. So pray for us, brothers and sisters, so that we can have a pleasure. Please check your internet connection. Okay. All right. Okay. Continue editing. All right. So, bago po ang lahat, mga kapatid. Mag-live video kami dito sa Facebook. Okay, hayaan natin yan. So, balikan natin. Maganda. Happy Sunday, everyone. This is Adendura with the program Shout Out the Truth. Ang pagbabalik live ko dito sa Cute Center. Sapagkat more than a month kaming naroon sa misyon doon sa Dupax, Nueva Vizcaya, sa Pinguet, sa Baguio. At itong aking mga estudyante, naghihintay lang sa akin. No? Sinisend ko na lang sa kanila yung mga instruction kung anong gawin namin kapag kami mag-meeting na. So, this is Adendura and... This is Honey Gopar. Have a blessed Sunday. And it's me, Joyka. Have a blessed Sunday. And this is Kevin. Have a blessed Sunday. Oh. Sila po, mga kapatid, ang aking mga estudyante dito. This is not a formal study, but this is just what we call apologetics learning, you know, in connection with the Catholic doctrine. And it is important for us Catholics to learn about our doctrine. Tayo'y matuto sa ating doktrina, lalong-lalo na ang mga kabataan, sapagkat hindi lang itinuturo sa ating simbahan ang pagdadasal gamit nitong mga rosaryo, di ba? Ito ay rosaryo. Ngunit, sa ating buhay bilang Katoliko, upang paitingin natin ang ating pananampalatayang Katoliko, dapat tayo'y mananatiling cute. Ano ba itong cute? God is good! I'm cute! I'm cute! God is good! Meron pala akong viewers na sa likod, mga kapatid. Ang aking mga viewers na nasa likod, sila minsan makukulit, no? Kaya nga, hindi ko sila sinali dito. O ito, nag-live na tayo sa Facebook. Hindi ko sila sinali dito sapagkat meron kaming protocol. Those who can memorize, no? Those who can memorize the assignments given to them are those who can join this live, no? Yun lang naka-memorize. So, atin pong trying to reconnection sa ating Facebook. Napakahina ang signal. Atin po itong tingnan, no? Sa ating buhay. Bakit ang tanong ba? Bakit dumadami ngayon ang ibang sikta, o? Oh? Ano ba itong mga taga-ibang sikta? Ang ibang sikta. Like Iglesia ni Cristo, o? Oh? Anong mga ibang sikta na kilala ni Julaika? Born again. Ano pa sa'yo? Ano, may nakilala ka bang ibang sikta? Maliban sa born again? Baptist. Baptist daw. Baptist. No? Maliban sa Baptist, ano pa?
Oh, ibang sikta diyon, malaking grupo yung Muslim. So, malaking grupo yung Muslim. At ang Muslim, mga kapatid, mahal pa rin ng Diyos yan ang mga Muslim. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga nakakilala kay Jesus, kundi sa mga Muslim din. Yung mga kilala nila si Jesus, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ano lang, mensahero, messenger lang, o propeta no, sa Muslim. Para sa mga Muslim, si Jesus ay propeta lang. Pero para sa ating Katoliko, si Jesus ay tagapagligtas. Okay? Kaya nga, tayo ay patuloy na nag-aaral sa Katolikong doktrina. At upang ating paitingin ang Katolikong doktrina, huwag tayong magtulog-tulugan sa bahay. Diba? No? At yung iba, lagi nakatutok sa rosaryo pagkatapos kapag tanungin kung ano ang versikulo sa makapagbigay ka ba ng verse sa The Visitation, hindi makapagbigay, di ba? Pero itong tatlo, makapagbigay sila sapagkat memorize nila ang Mysteries of the Holy Rosary, no? Example sabi, saan natin makikita, anong verse meron ang the first mystery of the Holy Rosary sa Joyful Mystery, the Annunciation ba yun, no? Ano yun? Ano? May bigay ba kayong ano sa first Joyful Mystery, the Annunciation? Honey, ano yung verse matatag na may bigay mo doon? Luke 1 verse 26. Palakpakan natin si Honey. Ayan, no? Si Honey, ayan, no? Isipin niyo, ilang taon ka pa, Honey? 11 years old daw siya. Narinig niyo ba ang kanyang salita? May mas siya. Iganyan mo na lang face mask mo, Honey. Ayan, para marinig ka nila. Okay? Tapos, aside from the first joyful mystery is the Annunciation. The second joyful mystery is the Visitation. Anong verse meron doon sa Visitation, Julaika? Luke 1 verse 40 to 56. Tingnan nyo. Luke 1 verse 40 to 56. Atin kayang basahin. Atin kayang basahin kung tama ba. Luke 1 chapter 40 to 56. The Visitation now. Sino kayang binibisitahan dito? Luke 1 chapter 40 to 46. Okay? And she entered the house of Zechariah. Ito na. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. And she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Oh, nandiyan na yung ating rosary, di ba? Lagi nating sinasambit na, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So, ibig sabihin, even, yung ating rosary, yung nasa Biblia pala. Diba, no? And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Hanggang, ano lang ba yan? 40 to 50? 56. Napakahaba pala. "For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy." Sino palang binibisitahan ni Maria? Si Elizabeth. So, it was Elizabeth visited by Mother Mary. That's why in the Visitation, the second joyful mystery, meron talagang verse na makikita natin sa Biblia. Pero, kadalasan sa mga taga-ibang sikta ay nagro-rosaryo itong mga Katoliko. Hindi naman yan makita sa Biblia. Pero alam ni Julaika, alam mo din Kevin, ang ano yun? The Visitation. Okay. Halimbawa, no? Kung itong rosaryo, mga kapatid, ito, tinuturuan ko itong mga kabataan sa ating rosaryo upang kung merong magtanong na, "Ay, nag-rosaryo kayo tapos wala sa Biblia."
Pero tanungin kaya natin ito si Kevin, saan matatagpuan? O may verse ba kaya itong the nativity? No? The third joyful mystery is the nativity. Ano bang verse dyan? Luke 2 verse 6 to 20. Basahin kaya natin. Nasubukan niyo na ba basahin? Hindi pa. Hindi na nila nasubukan. So, subukan natin. Luke 2 chapter 6 to 20. The nativity. Ang ibig sabihin ng nativity kung saan si Jesus ipinanganak. Yung ibig sabihin ng nativity. Doon ang kanyang address. Doon siya pinanganak. Si Jesus. The nativity. Luke chapter 2 verse 6 to 20. Napakahaba, no? And while they were there, the time came for her to give birth. Ay, nanganak daw si Maria. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloth and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. So, wala daw matutuloyan si Maria at si Jose kung saan manganak si Maria. Papasukin mo na lang yung si ano, yung kulot ang buhok. Pasukin mo na lang. Ako sabihin mo, huwag maingay. Okay. Huwag ka na lang sumigaw. Pasukin mo na lang. Sige, open. Okay. And in the same region, there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. And an angel, isa lang ang mag-open. Dito kayo, upo kayo balik. Of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all of the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." No, in the city of David daw. Basahin natin, ano ba itong siya? Ah, ito na. Saan si Jesus ipinanganak? Kasi the nativity. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem." Okay, saan pinanganak si Jesus? Bethlehem. Sa Bethlehem. And see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with his and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Ano ba itong manger? Pasungan. Doon pinanganak si Jesus sa pasungan. Kasi walang hospital noon. Sarado lahat, puno na. Kaya doon na lang nanganak si Maria sa pasungan ng baka. Kaya si Jesus ipinanganak sa Bethlehem, no? Sa Bethlehem siya ipinanganak. Kaya nga tinatawag sa joyful mystery, the third joyful mystery, the nativity, kung saan si Jesus ipinanganak. Okay? So, tunghayan natin ngayon, mga kaibigan, ang the fourth joyful mystery. Ano ba itong the fourth joyful mystery? Honey. The fourth joyful mystery? Ay, ikaw, Jelaika, alam mo ka ba? Alam mo ko ba? Yung the fourth joyful mystery? Joyful? Joyful ka, ano? Well, that's correct. That's correct. The presentation. Oh, Kevin is correct. Yeah. Kevin is correct. The presentation of Jesus and the temple. And what is the verse of that fourth mystery? Luke 2:21-39. Luke 2:21-39. So, the presentation of Jesus in the temple. Ano kayang ginagawa nila ni Mary ni Jesus? Bakit pinipresent nila si Jesus, no? Tingnan natin, Luke 2, 21 verse. And at the end of 8 days, pagkatapos daw ng 8 araw, when he was circumcised, ay tinuli pala si Jesus. Circumcised, ang meaning sa circumcised, tinuli. Okay? Sino dito ang ulang tuli? He was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the time came for the purification, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Oh, so they present Jesus to the Lord in Jerusalem and offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, and pair of turtle doves or two young pigeons.
So nung si Jesus pinipresent nila sa Jerusalem, ang kinatay nilang ni Mary Mary, turtle doves lang. Oh, a pair of turtle doves or two young pigeons. Ito yung two young pigeons, ito yung ibon. Dahil nga, ang Holy Family, tinawag kasi silang Holy Family, si Maria, Jesus, and Jose. Hindi kasi sila mayaman. Kapag hindi ka mayaman, ang i-offer mo sa simbahan, ibon lang. Dito sa atin, dahil wala tayong i-offer, anong i-offer natin? Pera na lang. Di ba, nag-ano kayo na communion ba kaya? Ano ba yan? Confirmation ba yan? Ikaw din? Ano, tapos ka na. Ikaw, nag-first communion ka na. Ano in-offer mo doon sa pare? Pera lang. Ha? Sobre lang. Wala tayong sobre. So Jesus is presented into the temple. Kaya nga, ang in-offer nila ni Mother Mary, two turtle doves. Yun. No? Two turtle doves. Mag-quiz tayo nito pagbalik namin ngayong next week. Ah. So, two turtle doves ang in-offer nila ni Mother Mary sa Jerusalem when they presented Jesus Christ. Two turtle doves or two young pigeons. Kawawa, no? Pero dito, kahit adik yung anak, ang inover baboy. Di ba? No. Ang si Jesus Christ, figure natin. Pero kanyang mga magulang, mahirap. Wala silang kayamanan. Kaya ang inover nila sa simbahan, to turtle doves lang. Pero dito kahit yung parents addict tapos inoffer nila ang kanilang anak mag-inuman talaga, di ba? After no, mag-inuman. Pero nung na-confirm tayo, iba kasi yung confirmation. Yung confirmation eh nauna na yung baptism dito, hindi niyo pa alam yung baptism kasi mga wala pa kayong buwang noon, mga bata pa kayo. Okay? So yun, no? The finding of Jesus, the presentation of Jesus in the temple is the fourth joyful mystery. So, tunghayan natin ang the finding of Jesus in the temple. Bakit hinanap si Jesus sa temple? Ano ba ang verse dyan, honey? The finding of Jesus in the temple, the fifth joyful mystery. Luke 2 verse 41 to 51, yun ang sabi ni Honey. So kayo, kung nakamemorize pa kayo dito, natanungin ko sana kayo, pero wala kayo na-memorize eh. So hanggang dyan na lang kayo, no? Sa back door. No? Sana sa susunod, mag-memorize kayo katulad nila. Okay? Luke 2, chapter? 51 to 51. The finding of Jesus in the temple. Bakit kaya hinanap nila si Jesus sa temple? 41 to 51. Now his parents went to Jerusalem. So ang mga magulang ni Jesus pumunta sa Jerusalem. Every year at the feast of the Passover, sa kapistahan daw. And when he was 12 years old, anong taon na si Jesus? 12 years old. They went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Joseph and his mother did not know it. By supposing him to be in the grove, they went a day's journey, but then they began to search for him among their relatives and acquaintances. Hinanap si Jesus. Anong taon si Jesus noon? 12. Okay. Mag-quiz tayo susunod, ha? So, si Jesus nawala nung siya'y nagkaedad na ng 12. And when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. Hindi pala si Jesus nakita. Kasi nawala si Jesus. After 3 days, they found him in the temple sitting among the teachers
listening to them and asking them questions. Ay, pagkatapos daw ng tatlong araw, nakita nila si Jesus nagtuturo doon sa templo at maraming nakikinig sa kanya. So, noong 12 years old si Jesus, hinanap nila kasi nawala. Hindi nila nakita sa loob ng tatlong araw. At no, after 3 days, nakita nila si Jesus nagturo doon pala sa templo. At maraming nakikinig. Ano ba itong templo? Ang templo, sa ating panahon ngayon, ang templo, ito yung tinatawag na simbahan, like Pardo Church, like cathedral. Yan. Kasi aliyaw San Roque, hindi yan templo. Ano lang yan? Sinagog. Yan. Saan na ba tayo? After, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. So tinanong pala si Jesus, may nag-question na kanya. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in a great distress." So hinanap pala nila si Jesus. No? Ang ama ni Jesus at si Maria, hinanap si Jesus. Ano bang pangalan sa ama ni Jesus? Si Jose. Si Jose. So, yun na. Kompleto na ang ating joyful mysteries. Ang ating live video ngayon ay umabot na sa 21 minutes. Ayan. 21 minutes. So, mabuti itong ating discussion sapagkat meron kayong maisagot dahil memorize ninyo ang mga verses sa rosary. Ngayon, no, mga kapatid, punta tayo sa The Sorrowful Mystery. Bakit ba tinawag itong Sorrowful Mystery? From the word sorrow. Ano ba ang sorrow, even? Nagdadalamhati. Sila'y nagdadalamhati. Kung sa Bisaya pa, sila'y nag-uul. Nag-uul sila. They're so sad. Sorrowful mystery. Sorrow. Meaning, nasasaktan, nahihirapan si Maria. No? Kasi ito, Rosary, it's all about Mary praying with us. Okay? Kung gusto niyo pumunta sa labas, okay, pwede kayong pumunta sa labas kahit isa mag-ingay kayo dyan. Okay? So, the first sorrowful mystery. So, ano ba itong sorrow? Nag-uol. Sa Tagalog, nasasaktan, nahirapan, nagdadalamhati si Maria. Bakit ba nagdadalamhati si Maria? Atin tunghayan sa first sorrowful mystery. Ano ba ang first sorrowful mystery, Brother Kevin? The agony in the garden. The agony in the garden. At anong verses ito, Jelaika? Matthew 26 verses 36 and 46. Matthew 26 daw. Verse 26 to 36. Napakahaba pala, no? Okay. Matthew 26. Then he released for them Barabbas. Ay, Barabbas pala. And having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters. Diba sabi ko sa inyo, kung mag-ingay lang kayo dito, lumabas kayo. Kasi may natulong. And they gathered the whole battalion before him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. Okay, kapag may mag-ingay pa dyan, palabasin mo sila ha. Kasi maingay dito. And twisting together a crown of thorns. Ayan, no? So si Jesus daw ay ano na, nilagyan na ng purunang may tinig. No? And twisting together a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mock him, saying, "Hail, King of Jews!" Ano daw, binubuli si Jesus. Binubuli pala si Jesus, no? Tapos nilagyan siya ng kuruna. No?
Lagyan siya ng corona. Anong corona ang ilagay sa kanya? May? Hindi. Kaya pala, bilang isang ina, no? Kapag nahihirapan ang kanyang anak, ang ina nasasaktan. Kaya nga, tinatawag siyang the sorrowful mystery. No? At maliban pa sa tinik na nilagay kay Jesus, ito ay question natin sa sunod na klase. No? Ano ang inalagay sa ulo ni Jesus? Crown of thorns. Corona na may tinik. Okay? And then, ano sila, ano si Jesus binubuli ng mga tao? And they spit on him. Sugilod-an. And they spit on him and took the ring and struck him on the head. Ayan, binalo na si Jesus. So, si Jesus ay binalo. Ano, they spit on him. And when they had mocked him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Nako! Pagkatapos daw na dinuraan si Jesus, ang kanyang damit, kinuha at saka inasak. Strips, bisik-bisik. Okay? Ayan na, naintindihan nyo na. Bakit sorrowful mystery ito? Okay? Gigisik-gisik ang kanyang damit. And as they went out and led away to crucify him. So, ipako na siya. As they went out, they found a man of Cyrene. Ayan na. Simon by name. They compelled this man to carry his cross. So, tinulungan si Jesus na buhatin yung cross. Yun sa Tagalog. Sana masanay tayo, di ba? Nagluluding yung utak natin, di ba? No? Sabi niya, pinasan. So, sa Tagalog pala, bubuhatin yung cross. No? Mahirap ang Tagalog. Mahirap ang Tagalog. And then, yun ang sorrowful mystery. The first sorrowful mystery is the agony in the garden. Doon si Jesus umiyak doon sa garden. Umiyak siya. Kasi nung siya umiyak sa garden, alam niya kung ano mangyari sa kanya. Papatayin siya. Pero sabi niya, Panginoon! Panginoon! Ikaw ang matutupad. Ilak mo yan, Gio. Ilak mo na yan. Huwag mo na yan. Si Tongtong lang, pasang bladder eh. Tongtong, huwag mo na na yung iba. Kiat lang na din eh. Okay. So, yun na. The second sorrowful mystery. Ano ba itong second sorrowful mystery? Alala mo pa ba, honey? The scourging at the pillar daw. Gilay ka. Ano bang verse dyan? Matthew verse 27. O, dyan si Kevin magkamali-mali, di ba? Dyan si Kevin magka... ano? Magkarambol-rambol. Pati yung sa... magkarambol-rambol ito. Magkarambol-rambol yung kanyang verse para bang... ano ba yun? Last trick. May rambol sa last trick. So, the... ano, saan na ba tayo? The scourging at the pillar. Ano ba itong scourging at the pillar? Matthew chapter... 27. Chapter 27, verse 26. Masahin lang natin. Then he released for them Barabbas. 27-26? And having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Ayan. Pinako si Jesus pala. Pinako si Jesus sa scourging at the pillar. Pinako si Jesus doon sa cross. So, kapag ipako si Jesus sa cross, ano kaya maramdaman ni Mother Mary? Masaya ba? Kaya nga tinatawag na sorrowful mystery.
So, kahit tayo, di ba tayo pasaway? Pero kapag binubugbog tayo ng ibang tao, magagalit yung mama natin. Sino bang mama masaya kapag ang kanyang anak magkasakit or may kaaway tapos binubugbog? Walang mama. Kahit ako nga, kahit hindi ko yan anak ko, kapag ibuli ko yan, at kapag ibuli yan, kung kanina, binuli. Binuli siya kanina ni... Sino ba yun? GC. Sabi ko kay GC, huwag mong ibuli yan. Pati itong pusa, huwag mong sasaktan. Pusa at saka si Tarundong, huwag mong sasaktan. Ito yung protocol dito sa compound natin dito. Kasi si Tarundong, pag-aaral na ng kinder. At huwag mong ibuli, huwag mong pagtawanan. Kasi isang suntok ka lang. Pero huwag mong suntukin, ha? Kasi kapag suntukin mo, suntikin di kita. Sa akin yung punishment, ako magpunish, huwag ka maluntok sa mga bata. Intindihin mo lang sila, okay? Bakit tinatawag na sorrowful mystery? Dahil? Malungkot. Dahil? Malungkot dahil? Ha? Malungkot at nagdalamhati, nanghihirapan, no? Nasasaktan. Next time, iba na naman ang ating topic next time, no? So, the sorrowful mystery, malapit na tayong magiging 1 hour. The next, the fourth sorrowful mystery, Julaika, ano? Atay naman, third naman tayo? Oh, the third sorrowful mystery, Julaika, ano yun? The crowning with thorns. Crowning with thorns, sa Tagalog, kinurunaan siya ng tinik. No? Ano ba ang verse dyan, Kevin? Matthew chapter 27, verse 29. Ikot-ikot lang pala dito ang ating verse, no? And twisting together a crown, ayan, of thorns, he put it on his head and put a reed in his right hand and kneeling before him, he mocked him saying, Hail, King of the Jews! Hari ng mga Hudyo! Yun ang sabi ng mga nangbubuli. So, ang pambubuli pala, narito na yan sa Biblia. At ang nambubuli, mga makasalanang tao. So, meaning to say, kapag ikay nambubuli, hindi ka magandang tao. Kasi ang nambubuli kay Jesus dito, yung mga tao, mga makasalanan. Kaya, sa atin dito bilang cute kids, bawal mambuli. Amen? God is good! And cute! And cute! God is good! Ano ibig sabihin ng cute, Julaika? Catholic and Indian. Ano ibig sabihin ng cute? Ilsa, Ilse. Catholic until the end. Okay, palakpakan natin bawat isa. Next, the fourth sorrowful mystery. Ayan nga, nahihirapan na. Sakta si Mother Mary. Ano to? Ano daw? Honey? The carrying of the cross. The carrying of the cross. Ano kaya ito? Carrying of the cross. Even. Verse niya. Ito na. Naiba na ang kanyang ano. John 19, verse 17, no? Maganda itong talakayan natin kasi itong mga kabataan ko dito, mga kapatid, alam nila ang mga verses sa rosary, kaya hindi na kailangan magpaligoy-ligoy pa. John 19, verse 17, the carrying of the cross. 19, verse 17. And he went out hearing his own cross, bearing his own cross, to the place called the place of skulls. Ano daw? The place of skulls. Which in Aramaic is called Golgotha. Oh, yun. So, the carrying of cross, yung pinpasan na ni Jesus ang cross, dala ni Jesus ang kanyang cross sa lugar ng mga kalabira, skalba. Bungo sa Tagalog. Lugar ng mga bungo.
doon si Jesus dinala habang pasan niya ang cross. So may mga buo pa, pasan pa ang cross, parang horror movie. Ang sino dito hindi matakot sa buo? Buo ba, kalabira? Kalabira. Kinsa may di mahadlok sa isang kamot, kalabira. So, si Jesus, pasan niya ang cross, papunta doon sa lugar ng mga bungo, lugar ng bungo, na tinatawag Golgotha. So, meron na kayong learning, di ba? Anong lugar yon? Golgotha. Spelling G-O-L-G-O-T-H-A. Golgotha. Golgotha. Yan. The place of skull. Doon Jesus dinala ang anyang cross. Siya pa ang ipako, siya pa ang nagdala. Ang idala doon sa lugar ng mga bungo na tinatawag Golgotha. Okay? So yun pala mga kapatid, pagtingin mo sa bungo, nakakatakot na, nakakalungkot. No? May bungo bang maganda? Kahit si Catriona Gray, kapag mamatay yan, yung bungo niya, mawawala na yung kanyang pagka-Miss Universe. Yun itong kagandahan natin, mawawala ito kapag bungo na yan, nakakatakot ka na. Tingnan mo daw yung nasa likod mo, bungo ba yan? Okay. Last na ba sa Sorrowful Mystery? The crucifixion. According to Honey, the crucifixion. Ano kayang verse dito? Yung pagkahaba pala, no? Luke chapter 23, verse 36 to 46. Huh? 43. Luke 23. 33 to 46. And when they came to the place that is called the skull. Ayun, balik na naman tayo sa skull daw. Ano ba itong skull sa Tagalog? Bungo. Bungo. There they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. So may mga criminal palang kasama si Jesus. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Okay? And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. Ano, sinira nila ang damit ni Jesus. Kasi ang damit ni Jesus, iba. Ang damit ni Jesus kasi, alagang-alaga yun ni Mother Mary. Kanilang kinuha sapagkat ang damit ni Jesus, walang kasing ganda sa mga damit. Kumpara sa damit ni Jesus. Kaya kinuha nila. Sino ang kasama ni Jesus na pinako? Mga? Criminals. Isa sa? Aliwa. At isa sa kanan. Okay? So, ang criminal pala noon, ang punishment sa criminal noon ay kamatayan. And the people stood by watching, but the rulers scoffed at him, saying, save others, let him save himself. If he is the Christ of God, he's chosen one. No, sabi daw ng isang kriminal. Sabi ng isang kriminal, no? Ningon siya nga. Sabi niya, kung siya ang Diyos, iligtas niya sarili niya. Sabi ng isang kriminal. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine. No, pinainom si Jesus ng sour wine na. As luma. Kung sa ato dito, dire, tuba. Suka. Oh, suka. Suka na siya. Suka. So, anong pinainom ni Jesus? Suka. So, instead na inuhaw si Jesus, nauuhaw si Jesus, sana tubig sana yon,
Dahil galit sila kay Jesus, ang pinanom nila, suka. So, maganda ba ang kanilang ginawa? There was also an inscription over him. This is the King of the Jews. So, nilagyan dito ng title sa kanyang noo, King of the Jews. Ang nandoon, ang nakasulat doon in red. Ito yung ating pinag-usapan ngayon. King of the Jews. Ang meaning nito, King of the Jews in red. Kalimutan ko anong meaning niya. In red. In red ang English sa kanya, King of the Jews. Of the Jews. Jews ba nga? Jilaitas. In Jilaita ba? J-E-W-S. King of the Jews. Ayan na. Ano ba yun? King of the Jews. Ayan. King of the Jews. Save yourself! Sabi ng isang kawatan. Iligtas mo ang iyong sarili. One of the criminals who were hung railed at him saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Sabi ng isang kawatan, "Kung ikaw si Jesus, luwasay mo kong lingon, huwag kami." Yun ang sabi ng isang kawatan. But the other rebuked him. Yung isa ng kriminal, ibadlong siya, saying, "Do you not fear God? Di ka ba takot sa Diyos?" Sabi ng isang kawatan, "Since you are under the same sentence of condemnation, hindi ka ba takot sa Diyos na tayo, pareho tayo na dapat papatayin? And we indeed justly." Sabi ng isang kawatan, karapat-dapat lang tayong makatanggap ayon sa ating ginagawang kasamaan. But this man has done nothing wrong. Sabi ng isa, sabi niya na, ito daw si Jesus, walang kasalanan. Tayong mga kriminal, tayo ang dapat parusahan. Pero itong si Jesus, walang kasalanan. So sabi ng isang kawatan, sabi niya, and he said to him, "So truly I say to you, today," and he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Sabi ng isang kawatan, sabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naroon ka na sa iyong kaharian." Sabi ng isang kawatan. So yung isang kawatan pala, nagsisi. Yung isa, lalong naging masama. Kawatan pa, kriminal pa, lalong naging masama. Mabuti na lang yung isa, nagsisi. Kaya anong sabi ni Jesus sa isang kawatan na nagsisi? Sabi ni Jesus, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." So sabi ni Jesus sa kanya, "Sa katunayan, sasabihin ko sa iyo, ngayon, kasama kita sa ating paraiso." So kung may kasalanan ka, tapos magsisi ka, hindi mo na ulitin, papatawarin ka ni Jesus. Pero yung isang kawatan, sabi niya, "Oh, kung Kristo ka, ligtas mo sarili mo, pati kami." Yun ang sabi ng isang kawatan, mas lalong naging masama. So yun, ang crucifixion ni Jesus Christ. Kaya nga, siya ay tinatawag na the sorrowful mystery. Okay? So kung kayo, makamemorize kayo, ayon sa kanilang namemorize, malamang kayo dito, uupo din. At makikita kayo sa buong sanlibutan. So sila, makikita na ito at sasabihin sa ating mga viewers, ano bang pangalan yung isa, yung naka-Christmas, ano bang pangalan ng mahabang buhok, yung sa likuran niya, ano yung pangalan, yung nasa Divine Mercy. Ayan. Maganda siya, gwapo. Ayan, no? The last but not the least in the sorrowful mystery. Ano ba itong last? Chilaya ka. Sorrowful mystery. Wala na? Wala na pala. So yun mga kapatid, ang ating talakayan ngayon, na sa ating pagiging mananampalatayang Katoliko, hindi lang patawag-tawag tayo, hindi lang patulog-tulog tayo, hindi lang magtamad-tamaran tayo, sapagkat noon pa man hanggang ngayon, tayo'y tinutuligsa na, tayo inaakusahan na, na ang ating mga katuluan wala daw sa Biblia. Ngunit, upang tayo
tayo'y merong may sagot. Kaya nga, ito ang aking isang mission o apostolate dito sa Kiot, Cebu City. Nagpatayo ako dito ng Kiot Center, kaya lang binagyo. Dumating si Odette, kaya yun ang nangyari, nawala. Oh, at naalala ko itong dalawa, nung dumating si Odette, nandito ito sa bahay. At nag-rosary kami dito. No? Sa panahang iyon, takot tayo, di ba? Parang yung isang table, doon kayo tumago. Tapos, yung ating Kiot Center, nabagsak. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa na-restore ang ating Kiot Center. Hindi pa na-restore ang ating Kiot Center. Dahil nga, yung pundo natin, alanganin pa. Kailangan natin ng maraming pundo upang patayo natin muli ang Kiot Center. Sapagkat, napaka-importante ng ating mga kabataan ay ating maturuan sa pananampalatayang Katoliko upang hindi tayo mga kung merong magtanong. Okay? So sa hapong ito mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. And if you would like to send more donations to the Kiot Center, maaari niyo ipadala sa GCash or sa bank account ko. Just PM Metro Messenger at Indura. At saka itong mga kabataan natin, meron ako ditong sa aking apostolate, nagpapakain ako dito ng mga kabataan, nagtuturo ng mga kabataan, at saka namimigay ako ng mga in-kinds. At dahil itong aking tatlong kasama dito na kabataan, sila po ay the best performer, bibigyan po sila ng bigas. Ang bigas na ito ay po galing sa Ubay Bohol. Galing po ito sa Ubay Bohol, ito po yung kanilang produkto. Sila po ang nagsaka. Sila mismo ang nagsaka nito. Sila mismo ang farmer nito. So, kahit ganito yung anong bigas nila, mabusog na tayo nito, no? Akin po itong ibigay kay Hani bilang ano, bilang reward nila sa kanilang pagka mabait na bata. At maliban sa mabait na bata, ano sila, matyaga silang magre-respond kung meron akong challenge, kung meron akong katuruan na dapat hindi lang isa isip at hindi lang isa puso, kundi atin talagang i-memorize upang meron tayong maisagot sa mga magtanong sa atin. Ah, yung rosary ninyo, hindi man yan sa Biblia. Pero, ano yung statement sa rosary? Rosary may not be in the Bible, but surely the Bible is in the rosary. Oh, yun. Yan yung ating mga estudyante, mga kapatid. Kaya challenge nyo, talunin nyo sila, ha? O, pupunta kami sa Davao, tapos pupunta kami sa Benguet. Ayun, doon. Yung mga pangalan ninyo, Julaika, doon, ano na. Na-announce ko na yung pangalan ninyo doon, Honey, Julaika, Kevin, sapagkat panalam ko sa kanila na sa Kiot Center dito, may kabataan ako mga best performer. So, akin muna ito, inayos mo ka, marunin ko, bigyan kita ng basket mamaya. Okay. Ito ay para kay Honey. O, tanggapin mo yan, Honey. Tapos, bigyan ko si Honey ng kape. Ayan, maraming salamat sa sponsor. Tapos, itong dalawa, kasi magkapatid sila. Magkapatid sila. Ito ang sa kanila. Bigas pa rin, mga kapatid, no? Si Kevin at saka Julaika, magkapatid sila, no? Si Juliaka ang bunso. Pariho lang pala. Pariho lang. So, meron na akong pabaon sa inyo habang kami ay alis bukas. Bukas kami alis, puntang pabaon. So, ito. Ano na. Kunin ko itong... Yan. Ito kay Julaika at saka Kira. Kasi dalawa sila, medyo marami-rami ang sa kanila. Okay? Ito ang para sa inyong dalawa. Yan, tapos plus kape. So, sa'yo naman, parang hindi yan mayabo.
Dito yan. 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 So ito ating papremyo sa kanila sapagkat sila ay naka-review ng rosary. So akalain mo na iisa-isahin ko sila ng memorization nito. Hindi. Ganito ang ating plataforma, ganito ating sistema. Up next tayo, pagbalik ko dito, ganito din. Kasi hindi pa natin na-touch yung Luminous at saka Glorious. Ang Luminous at saka Glorious, next naman. So may alam na kayo kung anong gawin natin dito. So, ito pa, dagdag. Okay? So ito yan mga kapatid. Binigyan ko sila ng mga prizes nila. Tapos, kasi mag-aaral na sila, so bibigyan ko din sila ng tagti 50 pesos pambaon nila. Bukas na ba yung klase niyo? Para kay Kevin, para kay Juliaka, para kay Honey. Ito pong binigay ko sila, nila mga kapatid, galing po ito sa aming religious souvenir. Pwede kayong bumili dito dahil ang ano dito mga kapatid, ang proceed nito, pamimigay ko rin, kulang din sa mga kabataan. Katulad nito, hindi ako mamimigay kapag hindi sila natuto. Kaya nga, itong mga hindi na kami memorize, hangutingin na sila, for your eyes only na lang sila kasi hindi sila na kami memorize. Pero, kasama pa rin sila sa kainan kapag meron kaming kainan dito. But, meron talaga akong special na mga estudyante na bibigyan ko ng mga prizes. So, ito yung challenges nyo. So, susunod, mag-umray sana kayo. Diba? May klase na, mahihirapan na kayo. So, ito yung mga kapatid ang aking apostolic dito sa Kyoto Formation Center, Kyoto Catholic until the end. Okay, God is good! So, maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. At kung na-touch kayo sa ating episode ngayon at sa ating sa apostolate, sa ministry dito sa Kyoto Formation Center, pwede kayong magbigay ng donasyon sa GCash. At saka, meron pala tayong coming pista, kapistahan dito. Pista ni Padre Pio. Ang pista kasi ni Padre Pio is October. October yung pista ni Padre Pio. Pero sa month of October, wala kami dito kasi whole month kami sa Baguio na naman. October. So sa November, first week of November, okay? First week of November, first week of November, ang pista natin. Pista natin sa Padre Pio natin. So, yun mga kapatid, tulungan niyo kami upang ma-provide ang need sa kapistahan ngayong November. So, maraming salamat. This is Aden Dura. Thank you for watching and thank you for watching. See you. Thank you for viewing with us. Have a blessed day. Thanks for being with us. See you next time. God bless us all. God bless. Bye-bye. Okay.